dinadala na natin. Dinadala na po namin dito sa Pilipinas ang Saturday Night Live. This is the new cast. Siyempre, dami nagte-text na. Kamukha mo daw. Ha, diba? Medyo ano, dalawang oras kong ginawa. Tsaka, kinat talaga yung bangs kanina. Bonnie Palin, Jovi the Plumber, okay. Jovi the Plumber, Barack and Obama. Pero ano ha, ininawin ko lang ha. Democratic Party sinusuportahan ko. Kaya lang, bilang pagpumigay-pugay na sa na-cover ko sa stage na si McCain nung huling visit, kaya natin ito sino. Bilang pagbalanse sa shirt ni Martin. Mm-hmm. Yeah, tama. Barack Obama. I'm an Obama fan, just like any Filipino. Just like any minority in the US. That's correct. Pero sabi nga, Martin, mukhang siya na nga mananalo, di ba? Mm-hmm. Based on all the polls we've seen online, mukhang liyamado ang mga Democrats at mukhang si Obama na nga daw ang mananalo. But an interesting article from Yahoo cautions everyone of a possible upset. Their snapshot of what the Electoral College looks like so far on their news political dashboard shows Barack Obama ahead. But what is not seen on the map at first glance it is that many states could be in play at maaari pa itong makuha ni McCain. Paliit ng paliit ang difference ng electoral votes ng dalawang kandidato habang papalapit nga ito. Nagsisimula na itong election ngayong araw na ito doon sa Amerika. Check out the dashboard yourself online dahil nagbabago ito oras-oras. Pwede rin yung bisitahin ng extensive online coverage ng mga news organizations like CNN, BBC, MSNBC at Fox. Marami talagang Pilipinong nakatutok ngayon no? Sa election. Kundi ba sa TV, no? Sa at least sa internet. Conrad Dikiros is one, di ba? Tama. Nagbigay din ng listahan, Sherry, ang Yahoo na mga dapat bigyan agad ng pansin ng new US President pagkaupong pagkaupo niya sa Oval Office. Una, unite the country or try to at least. Number two, get busy daw, sabi niya. Sabi nung nasa listahan na yon. Number three, remind America's enemies that transition isn't confusion. Mm-hmm. Number four, remind America's friends diplomacy is back. At ang panglima sa kalistahan na dapat daw iniintindi ng bagong presidente na uupo nga dyan sa Amerika, get some rest because you will need it. Do you agree? I still can't believe that at this time tonight when we do our newscast, they already have a new president in the US, no? Yeah. Tama. So, kaantay. Talaga ka lang abangan for tomorrow. Tomorrow. And now that the process is ongoing at naghihintay na lamang ang marami sa magiging resulta ng election sa Amerika, mainam na balikan natin ang ilan sa mga highlights ng halos dalawang taong race to the White House ni na Obama at McCain. Here's a slideshow from Huffington Post showing the many public displays of affection between the two candidates. Sweet, no? Who are they hugging? Plastic. Each other's wives, no? Si Biden yan, ah. Pinapakita niya na sport lang. So punta na lang kayo sa HuffingtonPost.com dahil marami pa rin interesting pictures taken during this very historic US campaign and elections. And if you have suggestions or links you want us to show, just email us at 10@tv5.com.ph or join the 10 Evening News Group over at Facebook. Keep on sending those links at salamat. Kamukha mo talaga. Kamukha mo. Pero Jovi sa Malacanang, Malacanang ba mas Democrat ba sila kaysa Republican? Nagsalita na sila kanina ang official statement ng Malacanang. Kahit sino ang manalo, ang ipupush nila yung interest ng Pilipinas. At ano official statement mo? Off-cam yun. Off-cam. Mamaya, malalaman natin. Sino upo? Alright. Okay, after the break, ang sagot ng ating gobyerno sa World Hunger Survey kung saan pumasok sa top 5 ang Pilipinas. At isa na namang ferry accident sa Masbate naman ito nangyari. Makikita rin natin kung paano nagtaray si PCGG Chairman Camilo Sabio sa press ko niya kanina.